Ang ACL o anterior cruciate tear ay isa sa mga injuries na kinatatahutan ng hindi lang manlalaro ng basketball, kundi kahit na sino pang atleta ng kahit anong sports. Ang injury na ito ang sumisira sa karera ng ilang PBA players at mayroon parang mga kaso na itanong mismo ang naging katapusan ng kanilang careers. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang siyam na manlalarong hindi lang nagawang makabangon mula sa isang ACL injury, kundi tila mas lumakas pa matapos kaharapin ang trahedyang ito. Sino-sino nga ba sila? Tara't umpisa natin kay Mike Cortez. Si Cortez na binansagang cool cat ay nagkaroon ng ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod sa pangatlong game ng kanyang pang-apat na season sa PBA. Ito nga ang nagtapos ng kanyang 2006-2007 season sa Alaska. Isang malungkot na pangyayari ito para kay Cool Cat na galing sa kanyang best season na 2005-2006 nung nag-average siya ng 12.8 points, 4.8 assists at 4 rebounds. Dahil dito, hindi nagtagal ay na-trade si Cortez sa San Miguel noong March 2008. Ngunit parang ayaw iwanan ng injury itong si Cortez. Dahil noon namang October sa parehong taon ay nakatamo ulit siya ng isang ACL injury, pero ngayon naman ay sa kanyang kanang tuhod. Pero ang maganda dito kay Cool Cat, hindi siya sumuko kahit na dalawang ACL injuries na ang natamo niya. Dahil nga sa pagmamahal sa basketball, pinilit bumalik ni Cortez sa taong 2009. At di rin nagtagal ay naging malaking parte muli siya ng kanyang koponan at naparangalan pang Comeback Player of the Year. Isang malaking inspirasyon ang storya ni Cortez. Dahil sa kabila ng dalawang ACL injuries na natamo niya, ay hanggang ngayon, naglalaro pa rin siya sa ating pambansang liga. Pangalawa naman, si Larry Fonacher. Nung napunta si Cortez sa San Miguel kabilang sa trade deal na yun si Fonacher. Napag-usapan na natin ito sa kanyang storya, pero sa mga hindi nakakaalam, si Babyface Assassin ay nakaranas din ng ACL injury noong 2004 sa huling taon niya sa Ateneo Blue Eagles. Ang knee-injury na ito ang dahilan kaya hindi maagang napili si Fonacher sa 2005 PBA draft. Kung hindi nga lang sumugal sa kanya ang Red Bull at si Coach Yang noon, baka nga mas mababa pa sa 14th pick ang kinahinatnan niya. Ngunit sa kabilangan ng pagkakagaling sa isang malalang injury, nagawa niyang mapanalunan ng Rookie of the Year noong 2006 at sa loob ng 14 na taon na paglalaro ni Babyface Assassin sa PBA, nakakuha siya ng 7 PBA titles na may kasamang isang Finals MVP award noong 2012 PBA Philippine Cup. Mahalagang piyesa rin siya ng Gilas Pilipinas team na nanalo ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship. At ngayon, bilang veterano naman sa NLEX Road Warriors. Pangatlo, si Dondon Ontiveros. Katulad ni Fonacher, isa rin si Cebuano Hotshot sa mga pinakamatinik na shooter sa liga. Ngunit noong 2011 Philippine Cup ay nagtamo siya ng ACL injury noong season opener ng Petron kontra sa BMEG. Matapos ang dalawang conference ay nagbalik si Ontiveros sa paglalaro, ngunit mukhang hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang dating forma. Ito ay noong Governor's Cup noong season na yon. Hindi nga nagtagal ay pinakawalan siya ng Petron Blaze Boosters at pinadala siya sa Air 21 Express kung saan nagbalik ang kanyang dating laro. Na-trade ulit si Ontiveros pabalik sa Petron na hindi rin naman magtatagal dahil napunta siya kaagad sa Alaska Aces. Habang naglalaro nga siya para sa Aces ay napabilang si Cebuano Hotshot sa Gilas, Pilipinas, pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin para maglaro sa 2015 FIBA Asia Championship. Pang-apat ay si Chris Banchero. Hindi sa PBA ay nakuha ni Banchero ang kanyang ACL, kundi sa kanyang koleyo sa Seattle Pacific University. Na-injure ang kaliwang tuhod ni Banchero noong laro ng SPU Falcons laban sa University of Alaska Fairbanks. Ito ang nagtapos sa college career niya at siya rin sumira sa kanyang tsansa na makapasok sa NBA. Ngunit dahil sa determinasyon niyang malampasan ang kanyang injury, naglaro si Banchero para sa San Miguel Beermen sa ABL bago niya dinala ang kanyang talento sa PBA. Kinuha siya ng Alaska bilang 5th overall pick ng 2014 PBA draft. Sa ngayon ay nakakalimang taon na si Banchero sa PBA. At noong last season niya ay nakatala siya ng mga career high sa averages niya na 12.3 points, 5.8 assists, 4.2 rebounds at 1.2 steals. Panglima, si Kevin Racal. Ibang klase ang nangyari kay Racal dahil sa practice niya natamo ang kanyang ACL injury. Dahil doon nabangko siya sa buong fourth year niya sa NCAA para sa Letran. Naging isang malaking dagok ayon sa Knights para magka-chance man lang sa isang spot sa Final Four ng liga. Pero matapos niya ang malungkot na pangyayaring yon, nangako si Racal na babawi siya sa sumunod na taon. At kasama nga sila Mark Cruz, Ray Nambatak at Coach Al Dinayo ay nakuha nila ang kampiyonato sa NCAA Season 91. Sumali siya sa 2015 PBA draft at kinuha na nga siya ng Aces bilang 11th overall pick. Sunod naman ay si Alain Maliksi. Isa pang player na nagkaroon ng injury habang naglalaro sa kolehiyo ay itong si Maliksi. Na-injure ang kanang tuhod ni Maliksi noong 2008 habang naglalaro siya para sa University of Santo Tomas. Unti-unti namang nakarecover noon si Maliksi at nakakuha niya ulit ang kanyang shooting touch.
upang makatulong sa kampanya ng Tigers noon na pinangungunahan ni Coach Pido Jarencio. Sumali si Maliksi sa PBA D-League Foundation Cup nung nagsimula ito noong 2011 kung saan naglaro siya para sa Cebuana Luwilier at nakuha ang kanyang kauna-unahang Conference MVP Award noong 2011. Matapos ito ay sumali siya sa 2011 PBA Draft at nakuha siya bilang 8th overall pick. Ngunit noong 2013 Governor's Cup Semis, habang naglalaro para si San Miguel Coffee Mixers, nagkaroon ng isa na namang bahagyang tear ang kaliwang ACL ni Maliksi habang nagdadrive siya sa basket kontra sa Alaska Aces. Halos isang taon ang kinailangan ni Maliksi para makarecover at nung nakuha na niya ang kanyang forma, na-trade naman siya papuntang Blackwater. Bukod sa pagiging isa sa mga players na kinokonsidera bilang maging parte ng Gilas, na-establish na ni Maliksi na isa siya sa mga importanteng players ng Elites sa averages na 16.5 points, 6 rebounds at 2.5 assists nung nakaraang All-Filipino Conference. Pero alam naman nating lahat, kamakailan lang ay tinrade siya ng Elite papuntang Meralco Bulls. Pangpito, si Poy Eram. Inakala ni Eram na tapos na ang kanyang karir nung nagkaroon siya ng ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod habang naglalaro para sa Ateneo. Mahigit isang taon kasi ang inabot ng kanyang pag-recover sa injury na ito. Ito nga rin ang dahilan kung bakit tila ang baba ng pagkakapik sa kanya sa 2013 PBA Draft. Sa second round pa nga siya nakakuha, di ba? Ngunit sa paglipas ng panahon, ay gumanda naman ulit ang laro ni Eram nang mapunta siya sa Blackwater. Mukhang nagiging maayos na ang lahat para kay Eram habang naglalaro siya para sa Elite. Ngunit noong 2016, habang naglalaro kontra sa Token Tex, ay nagkaroon na naman ng tear ang kanyang kanang ACL. Ang tanging kagandahan nga lang sa pagkakaroon ng pangalawang ACL injury, ay alam mo na kung paano makaka-recover dito. Bukod doon wala na. Yun nga ang nangyari kay Eram, kaya nakabalik siya kaagad at napasama pa sa pool ng Gilas Pilipinas. Maganda ang pinakita ni Eram last season nung nag-average siya ng 12.4 points, 10.8 rebounds at 1.9 blocks para sa Elite at napanalunan niya ang PBA Defensive Player of the Year. Sa kabila ng magandang pinakita niya sa Elite, eh ngayon nasa NLEX Road Warriors na siya. Pangwalo, si Greg Slaughter. Sa unang game niya galing sa isang knee surgery noong 2016 PBA Governor's Cup, wala pang 10 minuto sa laro ay nakaranas si Slaughter ng partial tear sa kanyang kanang ACL. Ang injury na yun ay isang malaking dagok para kay Greg Zilla dahil hindi siya nakalaro sa loob ng 2 buong taon dahil doon. Nahirapan nga ang Hinebra sa kawalan ng presensya ni Greg Slaughter. Ngunit nakita naman ng Kings na sulit ang paghihintay sa pagbabalik ni Greg Zilla. Dahil nung nakalaro na siya ulit, ay nag-average ito ng 14.7 points, 8.8 rebounds, 1.7 assists at 1.6 blocks upang madepensahan nila ang kanilang Governor's Cup title. Napanalunan din niya ang kanyang unang BPC award noon na mas nagpaganda pa sa kanyang pagbabalik. At ang kukumpleto sa ating listahan ay si Ian Sanggalang. Marami ang nag-akala na malayo ang mararating ni Sanggalang pagkatapos makakuha ng San Miguel Coffee ang Grand Slam noong 2014. Ngunit nasira ito nung nagkaroon siya ng ACL at MCL injury sa kanyang kanang tuhod habang kumuha ng rebound sa unang laro ng season ng Mixers kontra sa Alaska. Ang injury na yon ang tumapos sa 2 taon ni Sanggalang sa PBA. Matagal-tagal bago nakakuha ng confidence muli si Sanggalang. At nung handa na siya ulit maglaro, nabuhayin muli ang fans ng Magnolia. At nung nag-champion ng Magnolia noong 2018 Governor's Cup, ay malaki ang bahaging ginampanan ni Sanggalang na nag-average nga ng 12.1 points na may 48% shooting at 5.4 rebounds. Sumunod na conference naman na 2019 Philippine Cup, nagtapos bilang runner-up ang Magnolia at mas tumaas pa ang averages ni Sanggalang na 15.7 points, 9.6 rebounds, 2.7 assists at 1.6 blocks. Isang statement yon galing kay Sanggalang na totoong nakarecover na siya matapos ang 2 injuries niya sa kanyang kanang tuhod. Ayun, yan ang siyam na mga lalarong nakabalik mula sa ACL injuries. May nakaligtaan ba akong isama sa ating listahan? Komento nyo lamang yan at babasahin natin lahat yan. Magkomento rin kung may suggestion kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat. This is Chad TV. Subscribe at paalam mga ma'am at mga sir.